Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sa ilalim ng pamumuno ni Sir Dio and Rinal sa Dreamscape Entertainment, mas pinayagan ang mga talented na artista na magtagumpay sa kanilang mga proyekto. Narito ang ilang mga proyekto ni Nakim Chiu at Paulo Avellino sa ilalim ng Dreamscape, kasama na ang mga nabanggit mong Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Kim Chiu. Linlang 2022, ang psychological thriller film na Linlang ay isang mahusay na proyekto kung saan bumida si Kim Chiu. Ito ay nagpapakita ng kanyang husay sa pagganap sa isang challenging na papel na nagdala ng ibang elemento sa kanyang filmography. Love Teetwa Woman, 2020, ang teleseryeng ito ay nagpapakita ng mga komplikadong ugnayan sa isang mayaman at impluensyal na pamilya. Dito, ipinamalas ni Kim ang kanyang versatility sa pagganap bilang kay Estrella, ang karakter na may malalim na pinagdadaanan sa kwento. Bawal lumabas, The Series, 2020, batay sa viral statement ni Kim Chiu na bawal lumabas, naging inspirasyon ito para sa isang online series. Ipinakita ni Kim ang kanyang positive at light-hearted na pananaw sa sitwasyon, at naging matagumpay ito sa online platforms. Paulo Avellino. What's Wrong with Secretary Kim, 2024, ang Philippine adaptation ng sikat na Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim ay nagbigay kay Paulo Avellino ng pagkakataon na magkaroon ng mainit-init na tambalan kasama si Janine Gutierrez. Ang romantic comedy series na ito ay nagpakita ng ibang aspeto ng kanyang talento sa pagganap. Walang Hanggang Paalam 2020, isang intense na teleserye na nagpapakita ng paglaban para sa pag-ibig at pamilya. Dito, lumabas ang galing ni Paulo Avellino sa pagganap at naging usap-usapan ang kanyang husay sa pagportray ng kanyang karakter. The General's Daughter, 2019. Ang serye na ito ay nagpakita ng military drama na pinagbibidahan ni Angel Locsin. Si Paulo Avellino ay nagbigay ng makabuluhang kontribusyon bilang si Franco Segismundo, isa sa mga kritikal na karakter sa kwento. Sa pamamagitan ng Dreamscape Entertainment, naging mas mapagtagumpayan at makabuluhan ang mga proyekto ni Nakim Chiu at Paulo Avellino na nagdadala ng kasiyahan at inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your opinion. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.